Itong greenhouse na to, napagdaanan niya yung mula kay Carbin at saka kay Paen. Buo pa rin siya. At so far, wala pa akong ginagawang major na repair sa kanya. Okay, so start po tayo kung paano ko siya ginawa. At kung ano yung mga materialis na iniligay ko sa kanya para mabuo po natin yung masasabi kong matibay na greenhouse sa rooftop. Kung makikita nyo po, nasa bundok po kami at sobrang lakas po ng hangin dito sa amin. I-discuss ko po isa-isa yung mga materialis na ginamit natin. Kagaya po ng itong PVC na black ginamit ko na pang gamitin na pang rolyo sa ating UV plastic para pantay-pantay po yung tension kapag malakas po yung hangin. So wala po mapupunit dyan kasi halos lahat ng dulo po niya ay pantay-pantay po yung pagkaka batak po pagkakabalot sa mismong PVC na black. And ngayon, iisa-isahin ko po yung kung paano ko kinabit itong or binuo itong greenhouse natin na cucumber. Samahan niyo po ako. Okay, so kung makikita niyo po, gumamit po tayo ng C-clamp para po i-hold yung ating PVC na black na siyang nag-hold din doon sa PVC plastic natin, UV plastic natin. Kada 2 feet po may naka-clamp, may nakalagay na C-clamp. Kinakalawang na siya dahil nakalimutan ko siyang pinturahan. Pero okay lang naman, matibay pa rin naman siya. And kung mapapansin nyo, may mga plastic siyang nakapaibabaw. Yan po yung mga retaso na plastic sa mga dulo. And ginamit ko po siyang pang-hold sa ating UV plastic para po pagka malakas ang hangin tighten pa rin po yung sa taas po ng UV plastic natin. And ito naman pong ginamit ko sa ating net kasi ito, tignan nyo po, para banat na banat po siya. Ito po yung PVC pa rin po yan. Kinat ko lang po yan para po i-hold yung ating net or mosquito net. And then screw lang po yung ginamit ko. Okay, so paikot po yan. And tinanaman po natin yung sa loob. So yan po yung ginamit ko po sa kanyang support sa kanyang UV plastic ay isang 1x1 na tubular. And then gumamit po ako ng flat bar para po sa arc or para pang support po sa UV plastic. So kung makikita nyo mga tali lang po yan, pero nakakatulong din naman po yan para hindi po lumundoy yung ating UV plastic. Okay, so kung makikita nyo yung gitna ay simply wala pa pong support sa gilid. Kinulang na ako ng cucumber. Dapat ito ay mas support po sa gilid. At ang nakalagay lang po sa kanya ay sa gitna. Yung support lang po sa ating tubular na naka-attach po sa taas. Ganun lang po kasimple yung ating bubong, yung UV plastic. So yan, naka-screw po yon sa bakal, yung dulo po. Dulo gitna at saka sa dulo. So yan, may bakal po yan sa gitna para mag-hold po sa ating tubular. Okay? Ito naman po ay nabitin po tayo kaya ang ginawa ko po ay dinugtungan ko na lang po. Tinahi ko na lang po yung dugtong na to paikot. Mesa po natin, cucumber pa rin. Cucumber pa rin po yung ginamit nating mesa. Gusto ko lang po ninyo malaman na yung itong cucumber na ito ay ginamit po namin noon para po may slab itong rooftop. So nag-slab kami pero yung mga cucumber po ang ginamit namin at yung iba po ay mga kawayan. So sobrang dami po ng cucumber ang ginamit namin sa slab na to.
And then yung iba po, nagamit ko po dito sa ating greenhouse. Kasi sayang naman kung may stock lang po sa gilid. So, nagkaroon ako ng idea para gumawa po ng greenhouse. Gamit lang po yung coco lumber. 6 months or 7 months na po itong ating greenhouse na nakatayo. At tingin ko matibay pa rin siya. Umalog lang bangka sobrang malakas po yung hangin. Pero hindi po gumagalaw yung kanilang poste. Po yung sa likuran. And yung sa gilid po, halos lahat po ng palibot, ginamitan ko po talaga ng PVC na block. And then clamp pa rin po. Dito po ako nag-start na naglagay ng net. And then paikot na po yan. Bago ko po nilagyan ng parang pinaka-washer niya ay yung PVC po. Ganoon din dito sa gilid. So gumamit pa rin tayo ng PVC para mag-hold po sa ating plastic. So ito po, itong NFT, si my NFT po. Abangan nyo po yung ginawa kung i-upload po natin na video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para masabay-bayan nyo po pagka in-upload ko na po kung paano ginawa po yung ating semi-NFT na NFT. Okay, kompleto po yan. So hanggang dun lang po at salamat po sa panonood. See you po sa next video.